Movie Recap Tagalog here. Nagsimula ang pelikula sa isang hideout na nasa loob ng templo sa siyudad ng Taiwan kung saan may isang grupo ng sindikato na nag-uusap tungkol sa transaksyon nila. Katabi nila ang isang bag na puno ng pera na may kahalong passport. Hindi nagtagal ay napansin nila ang nakatayong kasama na parang namatanda. May sumaksak na pala sa likuran nito. Ito ay si Long na isang hitman. Hindi siya nagpapakita ng emosyon sa tuwing isa sa katuparan ang misyon. Ika nga ay walang personalen, trabaho lang. Di na siya nag-atubili at tinapos lahat ng magkakasama gamit lang ang punyal bago binitbit ang bag na may lamang pera at passport. Tapos ay dumiretso sa isang hotel upang makipagkita sa kanyang boss. Noong gabi ding iyon, imbis na matuwa sa nagawa niya, nagbigay agad ito ng susunod niyang gagawin. Ang misyon ay itumba ang isang miyembro ng Yakuza na nasa Japan. Hindi man siya komportabling gumalaw sa ibang bansa, tinanggap niya pa rin ang utos. Pagdating sa Tokyo, agad siyang nagpunta sa isang strip club na puno ng customer. Madali niyang nakilala ang target sa kulay blondie nitong buhok. Pasikreto niyang nilapitan at sinaksak ito. Gayunpaman, hindi niya alam na may suot itong proteksyon sa katawan kaya't nabisto siya at agad na sukol ng mga kasama nito. Binalot at tinali siya sa sako tapos ay dinala sa isang lugar kung saan walang awa siyang binugbog ng mga ito. Kasabay nito ang pagsunog sa passport niya. Ilang saglit pa, mula sa likuran, may sumaksak sa Yakuza boss. Ito ang nagbigay kay Long ng pagkakataon na makagulong pababa sa damuhan at makatakbo. Agad siyang tinugis ng mga Yakuza. Tinamaan siya ng baril sa tiyan habang tumatakbo pababa. Nasundan pa rin siya ng grupo sa ibaba ngunit nagawa niyang matakasan ang mga ito nang umalis ang tinataguan niyang closed van. Sumunod na araw, napadpad si Long sa abandonadong pabahay na matagal nang walang nakatira. Habang nagpapahinga, ginising siya ng isang batang nagngangalang June at binigyan siya nito ng bottled water tapos ay umalis. Pagbalik ng bata, may dala na itong gamot. Umalis muli ang bata para kumuha naman ng damit. Parang anghel ang bata na binibigay ang ito ng gulay kaya't naghanap siya ng gamit sa paligid para maluto ito. Sa paghahanap, nakakita siya ng isang bahay na pwedeng tuluyan. Binalikan niya ang gulay at nandoon si June na naghihintay sa kanya. Niluto niya ang gulay tapos ay sabay nilang pinagsaluhan ito. Nasorpresa si Long nang malaman niyang marunong magsalita ng Mandarin si June. Nagdahilan ito na Taiwanese ang ina niya. Maya-maya lang ay tinawag si June ng ina niya para utusan na bumili ng ipinagbabawal na item. Agad namang sinunod ng bata ang ina, hindi niya alam na sinundan siya ni Long na nakita ang binibili niya sa di kalayuan. Nang gagamitin na ng ina niyang si Lily ang item, biglang dumating si Long para pigilan ito. Binigyan siya ng leksyon ni Long para matauhan tapos. Ang gabi, habang naglalakad siya, may nakita siyang nakapark na sasakyan na walang tao. Ninakaw niya ang cellphone na nasa loob nito. Sinubukan niyang tawagan ang isang kaibigan upang mangutang ng pamasahe pabalik ng Taiwan. Nagsabi ito na walang pera at mahina ang racket niya. Sumunod na araw, may nakakita kay Long na nagluluto sa ulanan. Na-curious ang matanda sa niluluto niya at tinikman ito tapos ay nagpatulong sa kanyang magluto sa bahay nila. Pinagsaluhan nila ang niluto niya. Ilang saglit pa ay dumating ang mga kapitbahay at tinikman ang kinakain nila. Nasarapan naman ang mga ito sa lasa ng niluto niya kaya't nagpaluto ang mga ito sa kanya para sa isang okasyon. Pumayag naman siya at kailangan niyang makaipon ng pamasahe pabalik ng Taiwan. Niluto ni Long ang iba't ibang klase ng putahe para sa handaan. Hindi napahiya ang babaeng nagpaluto sa kanya sa mga bisita nito. Ang lahat ay nasiyahan sa handang nilantakan nila habang si Long naman ay tahimik na nakikinig sa usapan nila. Dahil alam nilang bago si Long sa lugar at wala pang gamit sa bahay, binigyan siya ng kapitbahay ng iba't ibang kagamitan. Sa bahay ng mag-ina, patuloy na pinapakain ni June ang nakataling ina na medyo kalmado na. Kinabukasan hindi alam ni Long kung ano ang gagawin sa mga gamit na binigay sa kanya. Hindi nagtagal ay nagdatingan ang magkakapitbahay na tinulungan siyang ayusin at linisin ang bahay na tinutuluyan niya. May dumating pang mga kapitbahay na may dalang sangkap sa pagluluto. Ilang saglit pa ay pinakita sa kanya ang food cart na ginawa nila upang magkaroon siya ng pagkakakitaan. Alam nilang authentic Taiwanese cuisine ang natikman nilang luto ni Long kaya't naisipan nila na magandang business para sa kanya ang pagtitinda ng mami sa kariton. Kinabukasan, tinulungan nila si Long na makapwesto malapit sa templo dahil matao ang lugar.
Nagsimulang magtinda si Long ng mami katulong si June na isang batang mabait at masipag. Natutuwa naman ang magkakapitbahay dahil nakita nilang nagustuhan ng mga customer ang mami na tinda ni Long. Sa layo ng pwesto, nahirapan naman ang mukhang mag-amain na hatakin ang kariton nila pabalik ng bahay. Kinagabihan, makikitang bumubuti na ang lagay ng ina ni June na hindi na nakatali. Habang kumakain ito at natutulog ang anak, naalala niya ang kanyang nakaraan. Ilang taon na ang nakalipas, siya ay isang prosti na niligawan ng kanilang service driver na si Kenji. Na-inlove siya dito at masaya silang nagsama. Isang araw, nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Binilhan siya ng necklace ng boyfriend. Nang mabalitaan ng Yakuza boss na may-ari ng Sona na nabuntis si Lily, binugbog nito si Kenji. Gusto ring ipalaglag ng boss ang dinadala niya kaya't napagdesisyonan niya na tumakas at buhayin ang batang nasa sinapupunan niya. Matapos manganak ay nagpa siya siyang bumalik sa trabaho bilang prosti para mabuhay at makabili ng gatas ng kanyang anak. Isang araw, nagkaroon siya ng parokyana na nagngangalang sa cotton na nagturok sa kanya ng ipinagbabawal na likido. Dito na siya nagsimulang malulong hanggang sa hindi na nagpakita si Sakote kaya't umiscore na lang siya sa labas. Sa bisyo lang napupunta ang kita niya hanggang sa hindi na siya makapagbayad ng upa sa tinutuluyang apartment dahilan para mapalayas siya at mapadpad sa lumang pabahay. Lumalabas na ang boyfriend niyang si Kenji ay nagtago sa Yakuza at nagtangkang pumatay sa Yakuza boss na naging dahilan kung bakit nakatakas si Long. Samantala, sa wakas ay nakabili na si Long ng kanyang damit mula sa kanyang mamihan at lalong naging masigasig sa pag-iipon ng perang pamasahe pabalik sa Taiwan. Lalong dumadami pa ang customer ni Long sa paglipas ng mga araw. Isang gabi, sumali sa isang art competition ang mababait niyang kapitbahay at nakuha ang pangatlong pwesto. Dahil marami sila at ang premium holiday ticket na nakuha ay good for 3 persons lang, ibinigay nila ito kay June para makapagbakasyon kasama ang ina niya at si Long. Hating gabi bago bumalik ng Taiwan, hindi siya mapalagay dahil nag-iisip siya kung babalik ng Taiwan o sasamahan ang mag-ina sa bakasyon nila. Kinabukasan, napagdesisyonan ni Long na samahan ang mag-ina para maging masaya si June sa bakasyon. Makikitang nag-enjoy naman ang tatlo sa bakasyon nila at aakalain mong isang pamilya na sila. Mapapansin namang tahimik at walang kibo si Long sa lahat ng oras. Matapos ng bakasyon, hinitid ni Long ang mag-ina sa tinutuluyan nila. Nagpapasalamat naman si Lily sa kanya sa mga nagawa niya at pagtrato kay June na parang anak na niya. Kinabukasan matapos magtinda ng mami, tumulong na rin si Lily sa pagtutulak ng kariton pabalik ng tinutuluyan ni Long. Nadaanan nila ang mga nagsasanay sa baseball. Nakita ni Long na interesado si June dito kaya't in-enroll niya ito. Pagdating sa bahay, tinuloy nila ang pagsasanay hanggang nakasali si June sa isang baseball team. Hindi inaasahan na si June pa ang magpapanalo sa team nila na ikinatuwa naman ng lahat. Hindi nagtagal ang masasayang araw nila. Nang isang araw ay napansin ni Lily na minamanmanan sila ni Sakota na dati niyang parokyano at dahilan ng pagkalulong niya sa bisyo. Ayaw niyang madamay si Long at June kaya't nagpa siya siyang umuwi. Di niya namalaya na sinundan siya ni Sakota. Gusto nitong gumamit siyang muli ng ipinagbabawal na item at bumalik sa kanya. Kung hindi ay madadamay ang anak niya at si Long. Samantala, di mapakali si June at Long habang nasa pwesto dahil nagtataka sila kung bakit bumalik si Lily sa bahay. Tumanggi si Lily sa gusto ng tulisan ngunit nagbanta ito na papatayin silang lahat. Wala siyang nagawa kung hindi ang sumunod. Tinurukan siya nito ng likido at pinagsamantalahan tapos ay tinungo ang tindahan ni Long. Balik sa bahay ni Lily, nakaramdam ng matinding depresyon ito sa pagbabalik ni Sakote na gusto siyang ibalik muli sa mundong madilim. Sa tindahan ni Long, nagustuhan naman ni Sakote ang maming nabili sa kariton. Tapos nito ay tila may tinatawagan ito sa cellphone. Nagsuspecha naman si Long sa mga kinikilos nito at sinabihan si June na magsarado na sila. Agad silang umuwi para tignan ang kalagayan ni Lily. Pagpasok nila ng bahay, nagulantang sila sa nakitang kalagayan ni Lily na tinapos na ang kanyang buhay. Kasabay nito ang pagdating ni Sakata at grupo nito na mga Yakuza pala. Sinira ng mga ito ang tindahang kariton niya. Dumating ang mga kapitbahay para pigilan ang mga tulisan ngunit walang awa ang mga ito na pinatulan at sinaktan lahat sila. Ilang saglit pa ay dumating pa ang iba pang miyembro ng Yakuza na may dalang pamalo kasama ang boss. Tinungo ng mga ito ang kinaroroonan ni Long. Gamit ang kanyang punyal, isa-isa niyang tinapos ang buhay ng mga ito hanggang sa mapatay niya rin ang dati niyang target na si Blondie at boss nito.
hindi makapaniwala ang magkakapitbahay sa nasaksihan nila, na ang isang walang kibong vendor ng mami ay kayang pataobin ang lahat ng miyembro ng Yakuza Gang kasama ang pinuno ng mga ito. Sobrang lungkot naman ni Jun sa pagkawala ng kanyang ina. Pinayuhan siya ng isang kapitbahay na lisanin ang lugar bago pa siya balikan ng Yakuza Gang kaya't nagbalik siya sa Taiwan at naiwanan si Jun. Nag-report siya sa boss niya at binigyan muli siya nito ng bagong misyon. Ilang saglit pa, natanaw niya ang mababait niyang kapitbahay kasama si Jun sa labas ng restaurant. Sa wakas ay nagkita-kita silang muli, napaiyak si Long sa saya nang makita si Jun na napamahal na sa kanya. Gayun din ang magkakapitbahay na naluha na rin sa madamdamin na tagpong iyon. Dito na nagdesisyon si Long na itigil na ang illegal na trabaho para mamuhay sila ng anak-anakan na si Jun ng matiwasay at masaya. Tapos na po. Kung nagustuhan mo ang recap, subscribe ka naman dyan, comment, like at share mo na rin, para mas dumami pa ang ating mga video. Hanggang sa muli, ingat!